Magsitayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimula natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito na iyong pagpapalain at pababanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kaniyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga ulibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inihaing asno na nakatali, kasama ang kaniyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi na kikibo iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Sabihin ninyo sa lungsod ng Siyon, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagkumbaba, nakasakay sa isang asno, isang bisiro, bisiro ng isang asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dila na nila ang inihaing asno at ang bisiro. Isinapi nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kaniya. "Mabuhay ang anak ni David." Pagpalain ang dumarating sa ngala ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus, ang propetang taga Nazareth, Galilea." Sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging hindi iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kaniyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimaksik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bagbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din nang luhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa ko magtiis na sampaling parang bato. Pagkat aking nababatid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan?
Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat tao makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki'y pumaligid para akong nasa gitna niyong asong mabangis. Mga kamay ko at tay, butas pa akong matulis. Ang buto ng katawang ko ay mawibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunik ay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking takapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y iahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Sa inyong dakilain kayong angkan ni Jacob, ikaw bay ng Israel, sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Jesus Christ, nagpupuri
pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Iniharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga pinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sinumang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't na magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan. Sapagkat kagabi, pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinusulan na mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas po! Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang makagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatay ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao. Pinananagutan niya ang laming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at panibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampa sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, na nangangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus.
isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari na Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos. At sinasabi niyang, siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya." At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon, ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Pagsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang nang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, at sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. "Tunay na ito'y anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Alam po ninyo, ang ating mga palakpak ay ang palakpak na tanda ng walang hanggang pasasalamat. Tayo ay nagpapasalamat sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo dahil sa kaniyang mga dugo, dahil sa kaniyang buhay, tayo ay iniligtas niya sa kasalanan at kamatayan. Ngayon po ay Linggo ng Palaspas. Ginugunita natin ang matagumpay
na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ito po ay hudiyat na sinisimula natin sa mga araw na ito, ang tinatawag nating mga mahal na araw o Semana Santa. Ang ating liturhiya ay tila baga nagpapadama sa atin ng magkahalong emosyon. Sa simula, ang ating komunidad ay nasasabik ng ating iwinawagayway ang mga palaspas. Gayunpaman, habang ipinapahayag ang pasyon ng ating Panginoon, dito, ang hangin ay tila baga naging malungkot habang naririnig natin ang mga pangyayaring humantong sa pagpapakapako at pagkamatay ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Ang kahalagahan ng kaganapang ito po ay isang katuparan ng isang propesiya. Daan-daang taon bago pa isinilang ang ating Panginoon sa mundo. Sinasabi po sa aklat ni Propeta Zacarias, "Magdiwang ka sa kagalakan, O Jerusalem, ilakas ang iyong awitin, pagkat dumarating na ang iyong hari na magtatagumpay at magwawagi. Dumarating siyang may pagpapakumbaba, batang asno ang kanyang sinasakyan." At maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo na ang mahal na poong Jesus Nazareno ay nakasakay sa isang asno habang maringal na pumapasok sa Jerusalem. Habang ang mga tao ay nagsisigawan, O sana sa anak ni David, O sana na ang ibig sabihin ay iligtas mo kami. Dito, tinutupad ni Jesus ang propesiya daan-daang taon bago siya isinilang. At tunay ngang napag-alaman natin na siya ang pinakahihintay na Mesiyas na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya nga po sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías ay ating narinig na hindi tinakasan ni Jesus ang mga hirap sa krus. Hindi siya umurong. Hindi niya ito tinutulan. Sa halip, niyakap niya ang krus ng ating kasalanan. Inihandog niya ang kaniyang sarili bilang isang buhay na handog. Sa ikalawang pagbasa, maliwanag nating narinig na inilarawan ang pagiging mapagkumbaba ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, bagamat nasa kanya ang lahat, ang karangalan, ang kapangyarihan, ang kapurihan, lahat nasa kanya, hindi nagpilit manatiling kapantay ng Diyos. Ano ang ginawa ng ating Panginoon? Hinubad ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan na higit sa anumang pangalan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hindi katakataka na ang ikalawang persona ng ating Diyos
ay tinatawag at kinikilala natin bilang Panginoong Hesukristo, ang Diyos Anak. Jesus, na ang ibig sabihin ay nagliligtas ang Diyos. At Mesiyas, na ang ibig sabihin isang pinahiran o isang pinili. Ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ililigtas tayo mula sa kuko ng ating kasakiman, mula sa dilim ng ating kasalanan, mula sa yungib ng ating pagkamakasarili. Kaya naman, ang ating Nuestro Padre ang piniling tagapagligtas ng Panginoon. Hesukristo, Jesus, tagapagligtas. Kristo, pinahiran ng langis, hinirang at pinili. Kaya nga tayong lahat ay naririto sa araw na ito. Kasaliw ang mga palaspas na hawak-hawak ng ating mga kamay. Iwinawagayway natin ito bilang tanda na kinikilala natin ang mahal na poong Jesus Nazareno bilang ating Diyos at tagapagligtas. Ang ating Panginoong Hesukristo ang ipinadala o sugo ng ating Ama. Bilang sugo, inihain niya ang kanyang sarili, hindi para sa kanyang kabutihan at kapakanan. Inialay ang sarili para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat na punong-puno ng kasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. At sa pag-aalay niya ng kanyang sarili, hindi siya humingi ng anumang kapalit. Nagpakababa at nagpakumbaba. Naglingkot at nag-alay ng buhay. At ang tanging pagtugon na inaasahan sa atin ay bigyan natin ng pagkakataon ang ating Panginoon na tumuloy at manahan sa ating mga puso. Paniwalaan natin siya. Makinig tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya sapagkat siya ay banal at mabagin. Sa Kanya tayo makasusumpong ng tunay na kapayapaan. Sa Kanya tayo humugot ng ating lakas at inspirasyon. Sa kabila ng ating kawalan ng pananampalataya at pag-asa, sa Kanya tayo magpuri at sumamba. Siya ang katotohanan na sa atin ay magpapalaya. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong pinasisimulan natin ang mga mahal na araw, ay inaanyayahan tayong kilalanin at palalimin ang ating relasyon at ugnayan sa Panginoon. Naway mas palalimin din natin ang ating pagkakaunawa sa mga palaspas na ating hawak-hawak. Dahil ang mga palaspas na inyong tangan-tangan ay sumisimbolo ng pagiging isang martir. Kagaya ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, naghandog ng buhay para sa atin. Tayo rin pinapaalalahanan ng mga palaspas na hawak-hawak natin na maghandog din tayo ng ating buhay para sa Diyos at sa kapwa. At ang mga palaspas na hawak-hawak natin ay sumisimbolo rin ng tagumpay. Ang pagtatagumpay ng ating Panginoon laban sa kasalanan at ang pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Naway ang ating mga mahal na araw na pinasisimulan sa araw na ito ay maging banal, makabuluhan at mapuno ng tunay na pagpapahalaga. Amen.
purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating Amang nasa langit sa pakikiisa natin sa pagpapakasakit ni Jesus. Makaisa na rin nawa tayo sa kanyang kaluwalhatian. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taus-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa World Youth Day, magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong nakipamuhay sa atin upang maging lingkod at mag-alay ng kanyang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging daan nawa ito upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa mga katikyumens, magabayan, nawa sila sa landas ng pagpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang nais sundan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Matugunan nawa ito ayon sa dakilang awat, mabuting kalooban, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit
ng tanang aming pagganap, kundi ang paghahain minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larin. Sa pagmamalasakit niyan, kami ay palayain sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon,
Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sapat ito upang ibalik ang dunia.
announcement. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim ng Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim ng Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingkong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos amang mapagpatawad ay nagbigay ng halimbawa ng pag-ibig na hindi makasarili sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang anak. Sa inyong paglilingkod sa Diyos at kapwa, naway matanggap ninyo ang kaniyang biyaya. Amen. Naniniwala kayo na sa pamamagitan ng krus, nagapi ni Kristo ang kamatayan, bigyan nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpakababa siya para sa atin, naway sundan niya, sundan ninyo ang halimbawa niya at makibahagi sa kaniyang muling pagkabuhay. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo't ipahayag ang matagumpay na pagdating ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.